Glen felt Vladimir's heart released inside her. She thought it was over, but he carried her without removing himself out of her. He walked away from the shower, still attached to her deeply. Naglakad ito patungo sa kama habang nakayapo sa baywang nito ang kanyang mga binti. Kumapit siya ng husto sa batok nito at gumaganti sa panibagong atake nito sa namamaganyang labi. Ang lupit ng lalaking ito, hindi man lang nakukonsensya sa pag-iyak niya. Hindi naman siguro nito inisip na umiyak siya dahil sa sarap. Kumislot siya. Buong katawan niya ay tila nabugbog, mahapdi at nagpupulso. Hindi pa ba sila tapos? Mukhang hindi pa. Nilapag siya nito sa kama at saka lang nito tinanggal ang sarili sa kanya. Dumausdos pababa at ibinuka ang kanyang mga hita na sinubukan niyang isara. Kumapit siya sa bedsheet at hinayaang makalaya sa lalamunan ang malakas na sigaw. Sinakop ng bibig nito at dila ang kanyang pagkababae at gumagawa ito ng marka sa bawat masilang parte roon. Hindi na niya malaman kung saan itatapon ang kanyang ulo dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam dala ng ginagawa nito. He took his rough time down there, tasting her bud, arousing it more using his teeth. Nagkakarira ang kanyang ungol at halinghing. Ganito ba dapat ang mararamdaman sa unang karanasan? Dapat ba ay mawala siya sa katinuan? Pero ang sarap. Marahas na umarko ang katawan niya at nakikita ang sarili sa malaking salamin na nasa ibayong panig ng silid. Her face is flushed and pink. Sumasabog ang kanyang buhok, while Vladimir's hard and sculpted physique is glistening because of the sweat and water running down his bronze skin. Nag-angat ito ng mukha at pumasada ang dila sa mapupulang labi na parabang sarap na sarap sa natikman nito. Tarantang iniwas niya ang paningin nang kumilos ito at pumapaibabaw sa kanya. Bago pa siya makahigop ng hangin, ay naroon na muli sa kailaliman niya ang pagkalalaki nito. Wala man lang pasabi. Para siyang may sugat na kumikirot at sinasaksak nito ng paulit-ulit. As he went along, challenging her depths with his convulsive thrust, the pain receded. Slowly, until she could no longer explain the peak of sensation. It is taking over her brain completely, tossing her to where the magic begins and leaving her panting for more. Vladimir, she gasped for air before she collapsed. Gabi na siyang nagising, mag-isa sa kama at sa loob ng kwarto. Daig pa niya ang nabugbog at pinilayan. Masakit ang buong katawan niya. Mahapdi ang kanyang mga nipples at ang kanyang pagkababae. Manhid ang kanyang mga kasukasuan. Mabigat ang kanyang balakang at mga hita. Bumangon siya pero hindi niya sinubukang tumayo dahil alam niyang hindi niya kaya. Pansamantalang nilumpo nga siya ni Vladimir. Nasaan kaya ang magaling niyang asawa? Nasaan ang sadistang yun? Pati si Sav ay tinangay. Isang warning knock ang narinig niya mula sa pinto bago yun bumukas at sumilip ang isang babaeng may edad na. Maaliwalas ang mukha nitong nakangiti. Ang buhok ay nakapusod at nakasuot ng lilang bistidang bulaklakin. Magandang gabi po, ma'am. Mabuti po at nagising na kayo. Iaakyat ko po rito ang inyong hapunan. Lalong lumapad ang ngiti nito nang dumako ang tingin sa side table. Napatingin din siya roon at umawang ang mga labi dahil sa sariwa at pulang mga rosas na bumati sa kanya. Ako nga po pala si Teresa, ma'am. Ikinagagala ko po kayong makilala.
masigla nitong wika. Ako po si Glen, Aling Teresa. Huwag niyo akong tawaging ma'am. Glen na lang po. Muli niyang baling sa babae. Nasaan po ang bata? Naroon sa katabing kwarto. Ako na muna ang mag-aalaga sa kanya para makapagpapahinga kayo. Ibinili ni Sir Vladimir. Tumango siya. Nasa ibaba ba ang asawa ko? Umalis na po siya. Bumalik na ng La Salvacion. Hindi siya nakahuma. Pagkatapos siya nitong pagsawaan, ay iniwan lamang basta. Hindi man lang nahintay na magising siya. Usadyang wala sa isip nito na magpaalam pagkatapos matuklasan na nagsisinungaling lamang siya. Kung ano-anong espekulasyon ang umahon sa kanyang utak. Hindi ba tatlong araw pa dapat itong manatili rito? Siguro ay kailangan na niyang ihanda ang sarili sa divorce paper na pasalubong ng lalaki sa kanya pagbalik nito. Hinayaan niyang mabawi ng katawan ang lakas na nawala dahil sa ginawa ni Vladimir. Buong araw siyang humilata lamang sa kama. Ngunit napapagod ang utak niya sa kaiisip sa asawang hindi man lang nag-abalang tumawag para kumustahin siya at ang bata. Bakit nga naman ito tatawag? 2 araw pa bago siya tuluyang nakaalis sa kama at lumabas ng villa. Sinamahan siya ni Elmer na puntahan ang mga hayop na inaasam-asam niyang makita. Pilit niyang pinasisigla ang sarili. Pero kahit sa pisensya ng malambing na lion cub at maririkit ng mga copper kylie birds ay hindi mawaglit sa isipan niya ang lalaki. Nakikita niya ang karakter nito sa bawat hayop na naroon sa lupaing iyon. Ang giraffe na kasingtayog ng kumpiyansa ni Vladimir sa sarili. Ang nakatatakot na ungol ng leon. Ang malaharing paglalakad ng tigre. Kahit sa palaisipang kulay ng mga zebra ay nakikita niya ang asawa. Elmer, napapagod na ako. Bumalik na tayo ng villa. Apura niya sa binatang kasama. She is not enjoying. Literally, she's not. She had to admit that deep inside her, something is missing. Her thoughts with him are digging an empty hole in her heart. Marami pa po tayong makikita mga animals sa banda roon. Itinuro nito ang silangang direksyon. Next time na lang. Masama kasi ang pakiramdam ko. She lied. Why not? Her marriage to him was a big lie too. Napangiti siya ng mapait. Sige po, ma'am. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa paghingi ng updates mula kay Rika tungkol sa mga lupain ng Iraya. Kung may naibinta ba ulit. Buti na lang hindi na nasundan yung una, Glen. Mukhang naglaylo muna ang buyer. Balita sa kanya ng kaibigan na kausap niya sa cellphone. Kausapin mo lang yung mga may-ari na hintaying maipasa ng province ang zoning ordinance ng Baco para mapagtibay ang zoning classification ng mga lupain nila. Malapit na yon. Tingnan lang natin kung hindi sasakit ang ulo ng buyer para sa application ng zoning variance sa mga nabili nilang sakahan. Thank you, Glen. Maraming salamat talaga sa tulong mo para sa aming tribo. Mangiyak-iyak mula sa kabilang linya si Rika. Walang anuman, Rika. Hintayin mo at itataboy ko ang mga gahamang negosyante na yan paalis sa lugar ng mga mangyan. May kalakip na pangakong sabi niya. Mabagal na lumipas ang 1 linggo. Inip at lungkot ang kalaban niya habang ibinuhos ang atensyon sa sanggol at sa pag-aaral tungkol sa zoning ordinance ng Baco na hiningi niya sa email ni Rika. Kailangang walang mahanap na butas ang tension reality. She hasn't heard anything about Vladimir. Tinigil niya na ang umasang tatawag pa ito at kakamustahin kung buhay pa siya at ang bata. She has to survive though, despite being an abandoned wife after their honeymoon. Teresa,
ihanda mo na ang tanghalian, dumating na si Sir. Humahangos na apura ni Mang Punso kay Aling Teresa na nasa kusina. Ganun ba? Hala, dito ka muna at tulungan mo ako maghain. Pihadong gutom na yan galing sa biyahe. Atat na sagot ni Aling Teresa. Siya naman na kasalukuyang pinapadidi si Sav ay naniga sa couch na kanyang inuupuan. Bumalik na si Vladimir? Umahon ang nerbiyos sa dibdib niya at nanlamig ang kanyang mga kamay. Pinagpapawisan. Kailangan niyang kumalma. Haharapin niya ng mahinahon ang asawa at sasabihin na niya rito ang katotohanan. The atmosphere of the whole villa became imposing when he came in. His soul-stealing eyes instantly drifted towards her. Umangat ang sulok ng labi nito at naglakad papalapit sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang feeding bottle na gumagalaw dahil sa nanginginig niyang kamay. How's your week without a husband, Mrs. Virgin? Was it meant to be a joke? Marahan itong pinisil ang pisngi niya. Are you sick? Namumutla ka? Okay lang ako. Namumutla siya? Paanong hindi? Ang inasahan niyang bubungad sa kanya mula sa asawa ay galit at hindi ang makalaglag matris nitong ngiti. Are you sure? Nanlalamig ka? Sinalat nito ang kanyang liig at hinaplos ang kanyang braso. Nasurpresa lang ako. Hindi ko kasi inasahan ngayon ka babalik dito. Totoo rin naman yun. She was able to convince him with it. Sinilip nito ang bata sa kuna at umuklo. Hinawakan ang paa ng sanggol. Sir, nakanda na po ang tanghalian. Si Teresa na lumabas ng kusina kasama si Mang Punso. Ako na ang magbabantay sa bata. Thank you. I'm starving. Come on, wife. Let's eat. Sinaklot siya nito sa braso at itinayo. Tinangay patungo sa kusina na halos pakaladkad. We need to discuss something important after we eat. He announced as both of them settled on their seats. Sa kabisira ito nakapwesto at siya naman ay nasa gawing kanan nito. Hindi niya malunok ng maayos ang pagkain. Kahit masarap ang mga niluto ni Aling Teresa. Sinigang na hipon at alimasag. Spicy sweet and sour fish fillet. Korean pork barbecue. Tuna flakes. Minudo at Caesar salad. Kailangan pa niyang itulak ng tubig ang pagkain para lang makatawid sa kanyang lalamunan na kumikipot na yata. Have you visited the animals? Tanong nitong muntik nang ikahulog ng kutsarang hawak niya. Oo, kasama ko si Elmer na pumunta. Pero hindi namin nalibot lahat. I only saw the tiger and the lions. Pati giraffe at zebra. Tapos yung ibon na Copper Kylie. Ang ganda. Kwento niya kahit kabado. We'll make it there tomorrow. He promised. Tumango lamang siya. Pagkatapos kumain, ay tumuloy sila sa loob ng study room. Naghati doon ng cheesecake at pineapple juice si Aling Teresa. Mistula siyang utuod na nakaupo sa couch. Nakababa ang mga kamay sa kanyang kandungan at tuwid na tuwid habang sinusundan-sundan ng tingin ang asawa na paruot parito bit-bit ang ilang dokumento. Iyon na yata ang divorce paper nila. Pero hanggat hindi pa naaayos ang problema ng mga mangyan sa bako, hindi niya yun pipirmahan. Here's the legal adoption papers of Sav. Si Alex ang umayos nito. Ibinigay nito sa kanya ang mga papilis. Legal adoption papers? Gulantang niyang bulalas. Nandiyan na rin ang birth certificate niya from PSA. Hinintay ko munang makuha ang mga yan. Kaya hindi agad ako nakabalik dito. He explained and she is totally dumbfounded. Binasa niya ang laman ng mga dokumento. Legal proof of declaration from the DSWD, giving them the parental rights and custody of Sav as the baby's legal guardians and parents.
notado ng abogado at pirmado ng korte. Nakasaad naman sa birth certificate ng bata ang kumpletong pangalan nito. Xavier Vladimir Vestre Andromeda. Mother is Jerglin May Vestre Andromeda. Father is Vladimir Helam Andromeda. Sav is officially and legally their son now. Oh my God! Natutop niya ang bibig at nangilid ang mga luha. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging isang nanay. Pinakamasarap na pakiramdam sa lahat. Matagal na niyang gustong idulog sa DSWD ang tungkol sa pag-ampon kay Sav. Pero nag-aalangan siya dahil sa kanyang estado. Happy now? Bahagyang nakangiti si Vladimir na nanonood sa kanya. Thank you. Pumiyok sa tuwa ang kanyang boses. Akala ko divorce paper ang dala mo para sa akin. Kumunot agad ang mga kilay nito. Divorce paper? Hindi ako pumayag na magpatali sa'yo para lang hiwalayan mo. You offered me a covenant that no one can ever break, not even you. For a moment, she fell silent. He is always very honest and candid. He often gave her a way out to tell the truth. Siguro ay panahon ng tapatin niya ito. After gathering her courage, she opened her mouth again for her honest side of the story. Nagsisinungaling ako sa'yo, Vladimir. Simula niya. Well, isn't it obvious after we had our clash in my bed? Biro nito. Yeah, I thought so. Pero bago ako magkwento, gusto ko munang dumapa sa kama mo para sa ikalawang pagkakataon. Reward sa magandang pasalubong mo sa akin. Ngumiti siya ng matamis. Do you mean I get to have your performance today? Tumawa ito ng malutong. I couldn't say no to my wife. Dinampot siya nitong parang kuting at siniliwan ng halik ang kanyang labi.